Hello mga bay! Welcome back to my channel. Isang napakagandang araw na naman po sa ating lahat. And for today's video ay i-update ko kayo sa aming lemon lime philodendron na nasa aking likuran. I-share ko sa inyo kung paano ko ito inaalagaan at kung paano ko ito na-propagate. At i-share ko rin sa inyo ang actual propagation nito. Pero bago yan, mga plantito at plantita dyan na bago pa lang sa aking channel, please don't forget to subscribe. Ito na po yung mga napropagate ko na mga lemon lime philodendron 4 months ago. Siyam po sila lahat. Siyam na paso. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, at siyam. At ito rin po ang kanilang mother plant. At yung mother plant nila, meron na din pong mga babies. Ito po yung babies. Ayan po. One, two, tsaka three. Four. Apat na babies yung no, tumubo sa kanilang mother plant. Yun po. So, yung soil nito mga bay, yung ginamit kong soil ay garden soil. Meron din siyang buhangin at meron din siyang kunting animal manure. So, yung soil nito ay 80% garden soil. Yung animal manure ay 10% at saka yung buhangin nito ay 10%. So, yun po ang soil na ginamit ko nito. Kaya po, talagang napakabuhaghag yung lupa niya at well-drained siya. At saka yung light requirement nito mga bay, base sa na-experience ko, inilagay namin ito sa bright and direct sunlight. Pero nung before summer, inilagay namin ito sa lugar na direktang matatamaan ng sikat ng araw from 7 a.m. to 10 a.m. Yan po. So ngayon po na summer, ay nilagay po namin ito sa lugar na bright and direct sunlight. So meaning, hindi po siya direktang natatamaan ng sikat ng araw kasi masusunog po yung mga dahon nila. Kagaya nitong mother plant mga bay, inilagay namin ito sa exposed ito sa init kaya ganito yung nangyari sa kanya. Bahagya po siyang nasunog kasi ito yung natatamaan talaga ng sikat ng araw. Yan. So yung mga napropagate ko mga bay, ito po yung top cutting, ito po siya. Medyo mataas na siya. Yan po. So napakaganda niya. Yan. Yan yung dahon nila. Ano, wala siyang mga bukol-bukol. Yan. Yan po. Oh. Malusog na malusog. At ito po yung pinakamaliit sa kanila. Yan po. Ito po yung pinaka ibaba talaga na stem na nakat ko. Or ito po yung pinakamature nila. Maliit na maliit. Unlike dito sa yung mga kasama niya, tingnan ninyo mga bay, malalaki. Yan o. Medyo malalaki na sila at magaganda na. Yan. At ang pagdidilig ko nito mga bay, every other day siya. Dahil summer na at mainit, yan po ang ginagawa kong pagdidilig. Pero noong hindi pa summer, 3 times a week lang namin ito dinidiligan. Yun po yung water requirement nila. So ngayon, ipapakita ko na sa inyo ang actual propagation sa aming lemon lime philodendron. Okay, kukunin ko lang ito mga bay, itong other plant. Mataas na kami dito.
Merong ano dito mga baby na medyo malaki na. Ayan po. Yung top nito na naputol na dahil merong nanghingi, binigay namin yung top nito. So merong tumubong baby dito. So ito yung ipopropagate natin ngayon. Okay, pwede tayong gumamit ng gunting. Kung meron kayong cutter, dyan or kutsilyo, pwede din gamitin. So i-cut ko na mga bay. Yan po. Dito sa pinaka ano talaga gilid. Yan. Okay. Yan po. So ito na po yung na-cut ko. So, pwede na po natin siyang ipupagit. So yung soil na gagamitin ko mga bay, ganun pa rin, 80% na garden soil, 10% na animal manure at 10% na buhangin or sun. Okay, so ipropagate ko na ito mga bay. Ayan. Ayan po. Ayan. Mahanan natin ng konti para ano talaga siya. Okay. So, i-press lang natin. I-press natin. Press. Para tumibay siya at hindi siya matumba. Yan. Ganyan yung technique niyan, bay, para hindi matumba. Okay. So, ito po. Natapos na natin i-propagate. So, sasabihin ko sa inyo kung paano ko dinidiligan ito yung bagong na-propagate. So ito po yung ginagawa ko noon. So, pagkatapos natin ma-propagate, didiligan po natin. At saka yung kasunod mong pagdilig mga bay, hindi mo muna didiligan kapag medyo basa pa yung lupa. Dahil may tendency po na malalata yung kanyang stem. So hintayin po natin sa susunod nating pagdilig na medyo tuyo na yung lupa. Doon pa po tayo magdidilig ulit. Yun po. Yun po yung ginagawa ko rito. Okay. Yan. Tapos na mapropagate. Okay. So ngayon po, meron pong mga nagtatanong tungkol sa pagpropagate nitong mga lemon lime philodendron. Okay. Meron po akong napropagate sa water. Yan po. Kasi meron pong nagtatanong kung pwede po ba na ipropagate ang lemon lime philodendron sa tubig? Si ano po, si Penjay Glema. Kuya, okay lang din ba ang water propagation? Yung tanong niya po. So tingnan natin. Okay. Penjay, pwedeng-pwede po siya ipropagate sa water. Yan po, tingnan ninyo, nagkaugat na siya. Yan po. So nagkaugat siya mga 1 month. Oh, yan. Oh, marami na siyang ugat. So stable na po siya sa water. So yung ginagawa namin dito mga bay, pinapalitan namin yung tubig mga 2 to 3 days. Oh, pinapalitan namin para malinis na naman ulit yung tubig. Pero ngayong stable na siya, pinapalitan namin ito ng tubig once a week na lang. Ayan po. Okay. So meron din pong nagtatanong na si Andrea Faye Katindig. Ang tanong niya, mga ilang days po bago magkaugat? So base sa na-experience ko mga bay, 1 month talaga meron na po siyang ugat. O stable na po siya, 1 month, meron na siyang ugat. At isa sa mga pamamaraan ko sa pag-aalaga nito ay ang pagbubungkal. Ito po yung meron akong ipapakita sa inyo. Yan po. Okay. Ito po ay binungkal ko kanina yung lupa at saka ito ay hindi ko binungkal. So ngayon po ay meron ko ipapakita sa inyo. Kukuha lang ako ng tubig. Tingnan natin kung sino ba talaga ang mag-drain ng maayos.
Ayan. So kung nakikita ninyo yung hindi nabungkal, matagal siyang mag-drain. Mga bay, yung tubig na inilagay ko, matagal nag-drain. So mas maganda talaga kapag binubungkal nyo ang paligid ng inyong mga tanim. So yun po, nakita po natin na yung hindi nabungkal na lupa ay matagal humupa. Kapag matagal po humupa yung tubig sa ating dinidiligan, yun po yung maging rason na malata yung kanyang stem. Lalo na yung bagong napropagate. Yun po. Kaya po, mas mahalaga po talaga na bungkalin natin ang paligid ng ating mga halaman. So, yun po ang ginagawa kong pag-aalaga sa aming lemon lime philodendron. Sana po ay nakakuha kayo ng mga ideya at sana po ay meron kayong natutunan sa aking na-share sa inyo na pag-update nito. Bago ko tapusin ang video na to, mga bay, isa-shoutout ko muna ang Team Fag, si Ma'am Phil, Isa at si Ma'am Grace. So hindi po sila mga vlogger, mga bay, hilig lang gyud sila og fag guapa. Shoutout sa inyo, mga moms. So ngayon, mga bay, sana ay meron kayong natutunan at tandaan po natin na palagi po nating alagaan ang ating halaman dahil plant is life. So this is Bay J. Bye-bye.